Nagbabalik po ang sakto para sa ating kita tayo ngayong Tuesday morning. Ito na nga po ang mga diskarteng malupit ng ilan natin mga kasakto sa kanilang mga negosyo na hindi lamang po nag-survive, kundi nag-thrive. Kaya let's all welcome today si Dana Paula Maniego from Ala Elomi at Pares and Domingo. Magandang morning, Dana. Dana ba or Dana? Welcome to Sakto! Good morning, Chang Ami, hi. Tito Jeff, and to Tito Johnson, and to all na nandyan sa studio ngayon. So, I'm Dana Maniego from Ala Elomi. Oh, yeah. Dana, ang Ala E ay Batangas expression, di ba? Kayo ba ay Batanggenya? Yes, bali ang aking mga lolo ay tubong Santo Tomas, Batangas. Ay, oo. Yeah, talagang kilalang kilala ba ang lugar na yon sa masasarap na Batangas Lomi? Yes, actually, Chang Ami, ang Batangas Lomi ay staple food siya sa Batangas. So kahit saan ka magpunta sa Batangas, Lomi is talagang common na common po sa amin. Oo. At saka yan eh, kinakain kung hindi lang almusal, pwedeng tanghalian, pwede rin namang hapunan, merienda. Midnight snack, pwede rin po. Talaga, all day meal talaga yan. Eh, paano at kailan naman nag-start at naisip mo na itong inyong Lomi sa Batangas ay dalhin dito sa atin sa Maynila? Bali, nag-start siya Chang Ami noong 2021 kasi nag-resign ako from work noong 2020. Okay. So, nasaktuhan yung pag-resign ko, syempre for another job, career, sana na mas maganda. Kaso, ang nangyari, nagkaroon ng COVID-19. Oo. So, ang nangyari, nakapag-stay ako sa bahay lang, nag-isip-isip. Then, may family friend na nag-alok ng pwesto at ng gamit ng restaurants dito sa may Del Monte, Quezon City, malapit lang sa Fisher Mall. So, ako, dahil dito na rin ako nag-reside sa Manila, sabi ko, may potential yung pwesto kahit pandemic. At the same time, nag-isip ako ng concept na pwede nating ilagay dun sa Quezon City na wala pa talagang naglalagay, which is naisip ko agad, why not lagay natin Batangas Lomi para wala akong ka-competition dito sa Quezon City. At the same time, ma-present ko yung very popular food or ano namin dito sa Batangas. So, nung binuksan mo, restaurant na agad talaga siya. Hindi ka nag-start na nasa bahay, kumukuha ng order. Kasi karamihan sa mga nakakakwentuhan namin dito, ganun yung ganyan lang naging experience. Bali, Chang Ami, nag-start ako magbenta nung sa online nung mga baked sushi. Nauso kasi yun nung pandemic. Yes, oo. Kaso, ang nangyari, dumami kami na nagbebenta ng online. So, ang nangyari, since yung family ko, alam naman na yung recipe ng Batangas Lomi. So, the whole 2020, yun yung naging process namin para ilabas ng maganda yung concept nung Batangas Lomi namin na why not isama natin yung mga well-loved Filipino food like mga pares, mga sisig, kare-kare. So, nag-launch talaga ang Alae March 2021. So, amid siya ng pandemic, sabi ko, kind of challenging, pero sabi ko, kaya natin yan basta i-anunahin natin yung social media presence. Oo. At syempre, medyo nagkaroon ng konting advantage dahil sabi mo nga na ikwento mo, Dana, na meron kang yung restaurant na nakuha mo, nabili mo siya kasama na yung gamit. So, kumbaga, inisip mo na lang yung tao. Una mo bang inisip na yung mga kamag-anak mo sa Batangas? Ay, dahil alam nila yung recipe, di ba? Ala, papuntahin sa Maynila lahat yan. Correct po. Tsaka naging tulong po siya, Chang Ami, gawa ng yung mga relatives ko po sa Batangas and also sa family namin. Sabi namin parang maganda sana na opportunity ito na makatulong. At the same time, ako rin po magkaroon ng panimulang business po. So, naging okay po siya, although challenging. Oh. Pero utay-utay po. Yes. Sabi mo naging challenging. O ano ba yung mga challenges na pinagdaanan mo na nalampasan na pwedeng maging inspirasyon sa ibang mga nag-iisip na pasukin yung ganitong negosyo? Bali, nung nag-start kami, Chang Ami, ang nangyari,
sobrang daming mga unexpected na lockdowns. Yes. Nagkaroon ng curfew dito sa Quezon City. Mm-mm. Tapos nagkaroon din ng limited syempre yung exposure ng mga dine-in customers namin. Mm-mm. So parang kami, kaka-launch lang namin ng March 2021. Ganun na agad yung naging lockdown nung mga August, ganyan, September. Pero ang ginawa namin, nag-launch kami sa TikTok, sa Instagram, tsaka Mm-mm. sa Facebook. Tapos lahat ng mga trending na mga posts or daily postings lang po sa social media, Mm-mm. yun yung naging matunog para po makilala kami kahit papaano, paunti-unti. Oo. At syempre, bukod sa napakasarap na lomi, ano pa yung ibang mga putahe na talagang nag-trending at binabalik-balikan ng inyong mga customers? Yung isa sa pinaka nag-trending sa amin na nag-viral sa Facebook, yung Pares Triple Kill. So bali, yon siyang ami, Pares with bone marrow siya. Ah, ito pala yung nandito! Yan, tapos may chicharon bulaklak and may balut siya. So, ay, triple kill nga talaga! Nagtuturoan nga kami kung sino kakain eh. So tapos yung lomi na pinadala ko dyan para matikman niyo po nila Tito Jeff and Tito Johnson, yung monster lomi. Bali yung monster lomi namin naging trending din siya tiyang ami kasi may chicharon bulaklak, may lumpiang Shanghai, tsaka may steamed shumai siya nakasama and meatballs. So ang ginawa ko tiyang ami, nagkaroon ako ng twist dun sa Batangas lomi namin para sana magustuhan at madaling magustuhan ng mga Manileños. Oo. Kasi ang dami pa pong hindi nakakatikim ng Batangas lomi dito. Totoo. At talaga bang palo? Puro karne ba talaga? Wala bang lomi na isda naman ang sahog? Best guitar. Wala po eh. Putok-batok yan, Chang Ami. Oo, kaya good nga. Morning na good morning sa inyo po dyan sa studio. Oo. At bukod dito may nakita akong parang, ano ba yung kare-kare? May sisig din, tama yes, ba? Yes, bali, isa rin po sa parang mga akala namin na hindi siya talaga tutunog kasi since Lomi at Pares talaga yung dinadala ni Ala eh. Nagulat po kami nung pagdating po ng mga Burmans ng 2021, isa sa fast moving po namin itong lechon sisig namin kasi ang version namin ay lechon kawali na ginawang sisig. Oh. And of course, yung well-loved ng mga Filipino, yung kare-kare. And ang style naman namin siya, crispy kare-kare. Oh, kaya talagang umaapaw po yan sa karne at totoo. Sa pork. Karning-karne pala talaga lahat. Eh, Dana, paano kung meron gustong umorder ng bulk order sa inyo? Gaano ba ka-advance dapat itawag para ma-accommodate nyo yung maraming-maraming orders? Siguro mga 1 to 2 days pwede kaming mag- accept na po ng advance and bulk orders. Bali, today po, as of today, ang dami na pong nag-ano sa amin mga company na mga, kunyari, photo shoots, mga yes. company na meetings. So, we also accept na po bulk orders and meron na rin kami mga party trays. Kasi nga, all-in-one na po si Alae. Pwedeng-pwede na po kayo dito kahit pang breakfast, lunch, merienda, dinner, or pang mga yun parties po and grupo po na mga events po. May mga future and, plans na ba? Hindi siya talaga tutunog kasi since Lomi at Pares talaga yung dinadala ni Ala eh. Nagulat po kami nung pagdating po ng mga Burmans ng 2021, isa sa fast moving po namin itong lechon sisig namin kasi ang version namin ay lechon kawali na ginawang sisig. Oh. And of course, yung well-loved ng mga Filipino, yung kare-kare. And ang style naman namin siya, crispy kare-kare. Oh. Kaya talagang umaapaw po yan sa karne at totoo. Sa pork. Karning-karne pala talaga lahat. Eh, Dana, paano kung meron gustong umorder ng bulk order sa inyo? Gaano ba ka-advance dapat itawag para ma-accommodate nyo yung maraming-maraming orders? Siguro mga 1 to 2 days pwede kaming mag accept na po ng advance and bulk orders. Bali, today po, as of today, ang dami na pong nag-ano sa amin mga company na mga, kunyari, photo shoots, mga yes. company na meetings. So, we also accept na po bulk orders and meron na rin kami mga party trays. Kasi nga, all-in-one na po si Alae. Pwedeng-pwede na po kayo dito kahit pang breakfast, lunch, merienda, dinner, or pang mga yun parties po and grupo po na mga events po. May mga future plans na ba na ipa-franchise ang Alae?
Chang Ami, as of today, currently 9 branches na po si Alaef. 9? Wow! Okay. Yeah, so, very ano po siya, milestone na po sa amin kasi we're aiming po na makapag-launch po kami ng 10 branches this year. So, it's a very proud moment po para sa akin kasi nag-start po ako 2021 pandemic. Pero, nakita ko po yung potential and of course the customers nakita din nila yung potentials kaya siguro po nakapag-launch din kami ng ganito expand po ng 10 branches. Ang goal namin Chang Ami syempre hindi lang po sa Batangas ang magustuhan ng Batangas Tommy but also dito sa Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao po in the near future po. Advice mo na lang Dana dun sa mga natatakot na mag-resign sa regular job at pumasok sa pagninegosyo. Anong payong mabibigay mo at saan ba nila pwedeng i-order itong inyong masasarap na lomi at pares? So, ang advice ko lang po sa mga gustong mag-start ng business, wag lang po kayo agad mag-rush. One step at a time po yan. And wag po tayong mag-give up agad. Basta laban lang po, basta may puso at meron po tayong motivation. Kakayanin po yan kasi Pinoy po tayo. Oh. And pwede po kayo mag-order sa Alaelomi at Paris sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok po. Nandyan po yan. Ayun. Ang pagninegosyo talaga, parang relationship, para ka rin may jowa. Huwag mamadaliin. Kailangan may pasensya, may pang-unawa. Tama lahat ang mga payong binigay sa atin ngayong umaga ni Dana. Maraming maraming salamat. At thank you sa pinadala mong pa-sample sa amin dito. Ang Alae ay talaga namang mapapaalae ka sa sarap. Ay, kita mo nga. Thank you, Dana! Thank you po. Ingat. Enjoy po the food. Thank yes, you thank you so much. Oh, sino nang titira nung triple ano yun? Triple kill daw, chan. Mag-jack and poi. Ay, mag-ganun tayo mamaya. Mataya-taya. Mataya-taya. Oh. May kasamang gamot ba yan? Wala. Wala. Hinahanap mga... po.